ang side dito ni Zapnu. Yung kanilang march. Matira natin kung paano nila gagawin. Pero so far, we are seeing na May is actually on the middle side. That's the usual rotation going for the first minute, diba? Para sa Krabat maka-burst yung experience ng kanilang middle lane. Paunahan, kumbaga. Una mag-level 4 siya, pwedeng mantaya. Pero ayan, we are seeing SDI actually inaagaw nila tong crab na to from Swag Execution Punisher. So, no? Minotaur going in, pero hindi pa rin siya umabot. With a low break of health, though, hindi grabe, buying napatay. Some time lang pala to. Pumapasok ang tropa nating Sua Execration. Sabay, out na muna. Nakakuha nilang first blood dito against sa kanilang Minotaur. Masusundan pa bang nauna? Hindi na muna. Nasundan, my friend. Oh, nasundan pala yung Claude. Napatay niya. Okay. Ang Akai dito. That's a 1-for-1 exchange. Pero ito, 1-versus-2. Meron dyan naka-marks up dito ang tropa nating mainit si Kari. Medyo hot katulad ng skin niya nga. Medyo infernal. Kaya na nga, hindi pa rin matatapos. Backbet going in. Secret and go. Have no choice but to back away. Pero hindi pa rin sila susuko. Nasa tower na sila. Going in for that dive. Mapapatay ni Esmeralda ang Kari dito. Goes in. Kagura kills that. There is a double kill naman. Fourth Esmeralda. But this Kagura goes for the double kill sa ating Chu. That's a good exchange naman. 2-for-2 exchange. Pero in favor of Sua Execration. Kasi nakuha na sila ng marksman eh. Yes. That's the core hero. Item check pala. And there you go. Wala pa muna nga core though, item for the first 2 minutes of the game. But at the same time though, Prof B, tinan mo naman yung gold gap. Medyo lamang na ngayon ang STIE Olympians. So, when it comes to resources, lamang sila. But ayan na nga po, we'll be seeing Esmeralda going in for Deja Vu. But Deja Vu flashes in with his umbrella. At ayan na nga po, Jiku tries to go and free hit this. But Chu knocks up with the Way of the Dragon. Pero hindi pa rin kumagat with that ton of damage. Pumapasok muna dito. Tuloy na natin to. Hurricane Dance in the face. Sabi nakikipagsayawan. Napakaganda ng shoot po Jet Kundo dito coming from tropa natin diyan. Nakikipagton sila dito. Ang kukulit. Asaran lang. Asaran. Mga dalawang linggo sila nagbakbakan to. Walang tumumba. Dalawang linggo sila nagbakbakan to. Walang tumutumba. Medyo hindi pa sapat ang damage na nabibring out. Tama ka na lang. Sa Execution Punishers dito. Hawakan mo lang sa tenga. Oo. So, wala mo nang sakitan. Eto, nakita na mga contest ba out? Wala. Wala mo nang contest. Free turtle. Free turtle for Sua Execution Punishers. Kasi bukod sa wala sila sa position, medyo low on health ang ating Kagura doon. Si ano no? Si Chakto. Grabe mang ano, mang zone out. Nandun siya mismo sa blue buff. Tama. Hindi siya lang i-scout yung nakatago eh. Doon ako sa blue buff mismo. Titignan ko kayo kung dadaan kayo. Oo nga, kapag dadaan kayo, di I will use my Way of the Dragon against eto na. You. Against to dito, marks up na naman, sprint out ang takbo dito ng ating si Tropang May. Ang kanilang Therese, si Therese na dito. Better to be safe than sorry, ika nga nila, no? So he has to use his sprint to run for his life. Pero yan na nga po, Minotaur. Kinokontest niya talaga. Kinokontest niya kung anong pwede contest dito. That's a good job for the side of Minotaur. Gusto ko yung pagiging aggressive niya dito. Tamang alaga and asawa lang pinapakita dito ni Cho and Esmeralda. Tinan mo naman. Ito na. Magkakaroon ba tayo ng Way of the Dragon? Tamang tansya lang. Kumakasa na. Ito sinasabi natin. Boom! Yun. Way of the Dragon. Sabay Hurricane Dance counter. Pumapasok dito. Si Chakno pumuposition dito. Napakaganda ng Fury dito sa dalawa. At hindi pa rin natatapos. Falling Star from that Esmeralda going into that tower dive. Deja Vu with a low break of health. Naspan ang slide pero na-killing spree ni Esmeralda to. Pero hindi pa rin susuko kasi medyo deep na. At ayan na nga po, sumasayaw at nag-glitch out ni Esmeralda doon. May though, sa top side with a low break of health dahil wala na siyang choice kundi mag-back dahil it's a 2-1. Grabe yung pinakita doon ni, ano, ni Chuck. No, on point naman yung rotation niya doon to save yung na ano yung Way of the Dragon. Tama. It's I think it's only a bait para ma-activate or magamit yung kanyang Hurricane Dance tsaka pumasok naman si Chakno. Huwag tayo magtipid ng ano ng SS natin. May cooldown yan. Ang maganda dito din kasi because they are Sua Execution Punishers are not hesitating to dish out and risk their ultimates para lang makakuha na maganda pickup. Pero yan na nga po si Zapnu going into dynamic duo like here. Pero si Chico will not be chasing Zapnu any further dahil hindi naman daw where. Eto na naman ang grupo ng mga gangster. 3 versus 3 na naman dito. Dalawang tank din nakabantay ah. Laban sa dalawang tignan mo. Out na muna. Alam nila, we don't want to contest. We have the isolation play coming from this show. Opo. Pumasok dito. Kinasaan lang. Ayan na nga. Parang tinry lang naman. Pero ayan na nga po si Minotaur. Zoning out. Yes, and earning his
stocks for his Minoan period. Pero ito, papalag naman daw ang buong STI coming from behind. Ikot-ikot wall lock coming from kanilang akay. Tumalbog ang apat. At ayan na nga po, shot coming from that Leo Mark Glove with that dynamic two over there. Boom! Free si Gico, successfully killing him though. But Dian will be killing that Melerick. They're going tapos to push that arm. Hindi pa rin tapos Kagura. Yeet! Going in and killing that Zapdos. That double kill nga po, hindi pa rin siya nagtatapos. At it's a simple performance, sinakap ni Dian si Deja Vu, pero he has to go back with that low break of belt at nage-emoji na naman po siya, Prof. B. Grabe yung pinakita doon ni Akai. Swabe yung ano ni Akai doon, tsaka yung blazing duet ng ating Claude. Pero it's not enough. Pumalag naman ang STI Olympians. And item check, there go Calamity Reaper para naman sa first core item ng Esmeralda and Demon Hunter ang sagot dito ng Claude. And for the side, Blade Armor. Pwede mo ako normalin. Okay. Makikipag ano to, mamaan si Akai. The Blade Armor. That's a good ano choice na kanyang ano item. Oo, tama. At kung papansinin mo, wala pang bumibili. Chakno or other supports are not yet buying the mask. But here, boom, we have si Minotaur with the Minoan Fury. Zapdos going to free hit Chico anytime. What with the Hurricane Dance? Medyo napigilan siya ng slide. He has to jump, pero wala pa rin. He has to disengage dahil ayan na po si Deja Vu. Gusto ko yung discipline na pinakita ni Zapdos na hindi siya tumalon doon tapos i-blazing duet agad. Hinihintay ko eh. Sabi ko, uy, on yung kanyang blazing duet pero hindi niya tinutuloy. Hinuhold pa rin niya. Then doon na nga lumabas yung tropa ng STI Olympians. Gusto ko yung pinapakita niya rin. Eto na, aggressive move. Tumalo na ang ating Esmeraldang si Pakbet. Mukhang nanakot lang ng very slight. At ayan na nga, Chico. Going it, pero they had decided to disengage dahil it's not really a good position for them dahil masikip. And if one of them actually catches the members of STIE Olympians sa isang masikip na area, it's not going to be good for them. Kasi meron tayong Chu, meron tayong Esmeralda, so mahihirapan silang mag-pick off. Ayan, tingnan natin dito. Contest the blue na naman dito ang tropa natin si Kari. Mainit na naman. Mainit na naman. Tamang tansyaan. And level 1 Lord ang unang Panginoon ay lumabas na po. Tingnan natin kung pwede nilang kunin to, i-bait, para naman lumapit. Execration, Suwa Execration wants to clash eh. Gusto nila mag-engage pero dinidisengage lang dito. Ito na, Carry will go down. Di pa tapos ang bakbakan dito. Way of the Dragon, Alley-Hoop combination. Mahuhuli din ang kanilang Belleric dito. Suwabe, sabay, chill lang tug si Terisla. Boom, paluin ng martilyo sa mukha ang panda. Uy! Sabay na post. Nga, naramdaman ko. Oo, naramdaman ko rin eh. Ikaw ba naman, palu-paluin ng maso tapos hindi ka ano, hindi ka kikilos. Nagkaroon lang ata tayo ng very minimal technical din. Very minimal lang naman. So let's talk about sa side, nangyayari ngayon sa laro. Ano sa tingin mo, winning condition? Kasi yung momentum as of now, nasa Suwa Execration. Ano sa tingin mong kailangan nilang gawin dito para makabalik sa kanilang CSTI? Yes, CSTI. Ano I think gawin? Medyo hinay-hinay lang sila pagdating sa team fights kasi kung papansinin mo medyo if they see one, they get one. Pero that's not really working out for them eh. Mm-hmm. Sa kanina kasi kung papansin mo, sila yung nag-engage, pero sila yung na-outplay. So, medyo mahirap yun for the side of STIE Olympians. I think the best thing that they can do is to prioritize that yung mga marksmen nila. Get resources first as much as possible. Tapos, yung Kagura nila, maganda naman yung damage na binibigay ni Kagura dito. Ang problema lang, hindi kasi siya makapasok na maayos kasi it's either na-pick off na ang mga members ng STIE Olympians or it's too late. It's too late. Tama. So, tamang timing lang and of course, farming. Farming lang para sa marksman kung sakaling gusto nila makakuha ng momentum pabalik sa laban na to. Tama. Position-wise lang din, okay naman yung carry for the position. Hindi lang siya makakuha ng tamang resources niya. Kasi kita mo naman, inside the tower with the protection pa ng Belleric yun, they still, kinuha pa rin nila. They grab the carry. Wala kami pake kung may tower kayo. Diba? And kung after nila mapitas, tumalon pa si Cho to get another one, which is yung Belleric. Tama. And I think for STIE Olympians here, kailangan lang nilang ma-dish out muna ng Suha yung mga ults nila or their CCs before they can actually enter and counter them. Kasi ang pinaka-crucial dito is mispositioning and yung timing. Kapag naunahan si STIE Olympians ng Suha, it's gonna be difficult for them to go back up. Tama. So, ang dapat nilang gawin dito is, other than avoid too much of kahit skirmish fights eh. Kung siguro kung 1-2 pwede pa.
Pero if they have to avoid too much team fights kasi na nababawasan yung time nila to actually get resources. At kung napapansin mo, inaagaw ng Suha Execution Punishers yung mga resources nila. Eto na, level 1 Lord. Para makakakuha, I think there will be no contest para sa... Uy! Uy! Medyo nagkakakuha. Oh! Grabe na! Tinayuan lang, tinitigan lang, namatay na. Alam kasi na may poison yung kanyang skills eh. Grabe naman yun, talaga grabe naman. Talaga, yun ang nakakatunaw na tingin. Natunaw si Leomord. Yung katulad at... siya nung ano, Power Rangers na tumalikod ka, sasabog yung kalaban mo sa likod eh. Pambida. Pambida pala yun, pambida pala yun. Ito, spot. Coming from ating Joe. Tamang chill na muna. Binabantayan lang all lanes. Tamang pressure lang. Gusto ko yung pinapakita ng Suha Execution Punisher kung paano nila i-balance yung lane. At talagang pinapakita talaga nila yung map domination nila dito. Kasi gaya ng sabi mo, ang mid lane nila at yung bot lane towers nila, buhay pa rin. Tama, buhay na buhay pa rin. Eto na naman. Ganyan na naman maka-aggressive kumakasa. Ang tropa attack, hinahantay ko yung talon ni Pax, ni Pakbet eh. Iba yung pagka pumapasok talaga. On point din, yung pagkanyang pagtalon dito, yung kanyang falling star. At ayan na nga, ito na, panoorin nyo, mata, para dito kay Pakbet. Tamang, Shun Po, Jet Kundo, tatalon na ba? Ito yung sinasabi natin, Walla coming from tropa natin. At ayan na nga, yung Minotaur Fury by Minotaur here. Pero si Kagura na pinapatay ng mga members ng Suha Execution Punishers dito. Pero Kari, shutting down members of Suha Execution Punishers dito at na successfully na defend ng STIE Olympians ang kanilang base. Napakaganda ng pasok ng Fury doon. Talagang ginugulat tayo ni Chakno sa kanyang Fury. Kung kanina yung blast sa tatlo, eto naman Fury sa lima. Ang problema lang doon kasi Prof B, maganda yung pasok, oo. Pero hindi kasi na-replyan agad ng mga members ng Suha Execution Punishers yung pinaka-knockup na ginawa ni Chakno. So ang nangyari, na free hit ni Kari at ni Kagura yung mga squishy members ng Suha Execution Punishers. Si Ninzone eh. Na Sinzone. Ay, nasa ako nga pagtalon ni Chakno, tsaka papasok din si ating ano, si Pakbet eh. Pero wala, kulang ang kanyang ano doon. Kulang kanyang firepower. Si Chu na inokap ang two members. Two members, yes. Tapos, sumunod si Esmeralda with the Falling Star. At saka, inano yung Minowan Fury. With that being said, masyado silang maraming ult na nagastos doon. Kaya medyo failed ang pag-reply ni Zapdos doon. Eto na, Way of the Dragon, makakuha ba tayo dito? Oop, out na muna. Hinarot lang. Hinulit-gulit lang mga sir. Tamang face check lang dito. Coming from Team Suha Execration. Eto na. Pressure is being done by Zapnu sa middle lane. Yes. O all in ba sila dito sa mid? Mukhang o all in ba sila? Hindi po na sila mag-all in sa mid dahil ang pinaka-priority dito ng Suha Execution Punishers is to give pressure sa mga natitirang tore ng STIE Olympians. And with that being said, kukunti na lang, dadalaw na lang actually ang tore nila. So, ang gagawin ngayon ni Suha, they will get all the resources para hindi makapag-scale further itong STIE Olympians. Discipline-wise, they can still wait for the level 2 Lord. Oo. And if ever lumabas ang STIE Olympians, sige, let's fight dito sa ano, sa pit ni Lord. Diba? Yes. Yun ang mangyayari dyan eh. Pwede nila i-bait yan para, ayaw din of course lumabas na STIE Olympians knowing na lamang as of now sa item ang ano, ang Suha Execration. Kailangan lang muna nila mabait dito palabas ang STIE Olympians. Yes. Tingnan natin kung kakagat sila sa pakagat. It's about the mind games din dito eh. If they manage to bait either one or two members of Team STIE Olympians sa kanila to. But at the same time, syempre precaution or caution rather, ang pinapahintulot ng STIE Olympians dito. Kasi, down to 10 seconds na. Yeah. Ang ating Lord, eto na. Tingnan natin kung kukunin ba to. Ayun na, in-announce na. I'm pretty sure that kukunin to ni Suha Execution Punishers to give, like I said, more pressure para ma-push yung lane nila. And this, take note, is a level 2 Lord. Medyo, alam na nila eh. Oo, medyo tanky at medyo mahirap. Pero with the carry, kaya naman. Pero kaya naman. If carry is preoccupied with the Lord, medyo mahihirapan sila when it comes look to at Terisla from behind. Positioning-wise, ginugulo lang niya dito kaya hindi makapwesto na maigi. Focus fire coming from carry. Normally natin dyan, let's go! Ooh. Medyo makati pala yun. Eto na, kinukuha pa rin ng ating Lord dito.
1-on-1 with the Great One. O hindi, 2-versus-1 pala, Lord. Pero ina-isolate na lang dito. Akai pumapasok na. Mukhang magkaka-steal na dito. Blazing Duel is being committed. Tumalo na akala ng Fury sa tatlo. At hindi naman natin mapapalampas sa si Zapno. Ay pinipreet ang ating carry. Hindi pa siya pagtatapos. Bella record will be killed by Zapno once again. Pero si Deja Vu, low health dito. As Macbeth will be shutting her down. At hindi pa rin sila sumusuko. Chico with the low health. Pero ayan na nga. Nasabi ni cameraman, tingnan nyo yun naman yung Nexus. Ayan na yung Crypt. So, pwede naman daw ihatid pa uwi. Grabe yung pinakita doon ng setup coming from this Jackno Damino. Damino Lords. Yes. Grabe. Hindi lang pala Grak ang kaya niya gamitin. Pinakitaan tayo ng kanyang mga nakatagong baraha dito. Tignan mo naman, sobrang imba na yung pinapakita dito ni Pakbit. Wala na siyang takot eh. Tignan mo, pinapasok niya inside the tower. Ano naman, sir, kung may tower, Fury na naman dito sa dalawa. Sabay, hinahantay natin ang Way of the Dragon. Wala. Tunaw at nagunaw ang mundo ng kanilang Leomord dito. Plus yung Akai. Kakabuhay lang muli. Tinawag ng lupa. At ayan na nga, Way of the Dragon, si ating Chester right here. Pero hindi mapigilan ng STIE Olympians ang pag-further pressure ng Suha Execution Punishers dito. At habang nagganap yung mga action kanina, si Zapno, kanina nakuha na naman ang Lord. Level 2 rather. Ito na, pumapasok na naman si Pakbet dito. Falling Star! Nakuha na ang Kagura. Sino na susunod? Sabay na ikipag-emoticons lang dito ang tropa natin si Jackno. Tamang out na muna ba dito? Blazing Duet sa mukha! Boom! Sabay mirror image palabas. At ayan na nga, looks like the minions are here for SO Execution Punishers. And now game 2 will be successfully taken by Suha Execution Punishers. What grabe. A sweep! Victory.